Namimiligrong mapurnada ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na may maraming supply ng bigas sa Oktubre na magreresulta sa 7 piso per kilo sana na bawas presyo. Lumabas kasi sa monitoring ng PAGASA na mukhang papasok ang La Niña sa bansa ng mismong panahon ng anihan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi pa man kasama sa monthly rainfall forecast ng PAGASA ang La Niña, lumalabas nang sa darating na Oktubre inaasahang pinakamaraming lugar sa bansa ang makakaranas ng malalakas na ulan. Kung inyong matatandaan, nagdeklara ng La Niña alert ang PAGASA dahil nakita nilang tumaas ang tsansang magsisimula ito ngayong buwan ng Agosto hanggang sa Oktubre. From August, September, October, that is a 70% chance, hanggang December, January, February, hanggang January, February, March, makikita natin na mas malaki yung chance ng ating La Niña to continue against doon sa ensign neutral natin. This is based doon sa ating probabilistic forecast, based doon sa model output plus expert judgment. Ang problema, yan mismo ang buwan ng anihan, kaya nangangamba ngayon ang mga magsasaka. Mag-ani late September, October, November. So, tamang-tama sa fourth period, fourth quarter, no? At kung dyan tumama yung bagyo, that will be a big effect on our harvest. Baka malunod yung mga ready to harvest na palay. Bilyon-bilyong piso na ang naging pinsala sa agrikultura nang tumama ang El Niño sa bansa na natapos nito lang Mayo. Kaya kahit may agam-agam, tuloy pa rin ang mga magsasaka sa pagtatanim dahil kailangang makabawi mula sa pagkakalugi noong El Niño. Walang choice yung farmer. He has to plant, especially coming from El Niño, may mga nasiraan ng tanim dahil walang tubig. Ngayon, umuulan na, magtatanim siya ng kusa. Ang siste ngayon, susulitin daw nila ang biyayang tubig-ulan para makapagpalago ng palay. Dasal na lang nila, kung sumobra naman ang buhos ng ulan na matik na ikasisira rin ng mga pananim, makaagapay man lang nila ang pamahalaan sa pagbawi. What can government do? Prepare for the contingency. So pagka tinamaan yung farmer ng bagyo o pagbaha, darating ang panahon na kailangan niya magtanim uli, dapat nandun na yung support ng government. Nilinaw naman ng PAGASA na pwedeng magkaroon pa rin ng pagbabago sa mga datos patungkol sa La Niña. Pero ang malinaw ngayon, dahil sa pabago-bago ang panahon, mahalaga na dapat lahat ay handa. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.